A blessed good day mga ka-newbie, I'm Noel and welcome to my YouTube channel. In today's video tutorial, I will share to you how to auto-fit the entire column in Excel. But before we start, if you are new here in my YouTube channel or not yet subscribed, please don't forget to like, subscribe, and hit the bell button icon for updated weekly educational video tutorials. Now, let's start. Okay, first, open muna tayo na ating mga Microsoft Excel. And in this presentation, okay, for example, mayroon tayong data dito na isusulat. So, dito halimbawa. So, magsusulat ako ng pangalan. For example, Jaime de la Cruz. Kung mapapansin nyo, lumagpas siya sa column natin. So, usually, ang ginagawa natin, kung napakaraming data natin dito, iniisa-isa natin siya i-adjust ng column width. Okay, so kung napakadami niyan, nasasayang ang oras natin. Okay, in this presentation natin na gagawin ngayon na tutorial, mag-auto-fit ang data natin, ang columns. Pag nag-input tayo ng data, automatic siya na mag-a-adjust. Okay, so kung paano gawin yun, panoorin nyo ang tutorial na ito hanggang matapos. And in this tutorial nga pala, may halo itong programming. Advantage ito doon sa mga marunong ng programming nang especially sa Visual Basic programming. Pero if hindi kayo marunong, napakadali lang po. Panoorin nyo at sundan nyo ang tutorial na ito at makukuha nyo rin. Okay? So, balikan natin. Burahin ko muna itong pangalan. At mamaya, hindi na tayo mag-a-adjust ng column width. No, automatic na ho siya mag-a-adjust. Okay? Kung paano gawin, simple lang po. First, dito sa sheet sa baba. So, kung marami kayong sheets, i-right-click nyo lang po yung sheet. Then, hanapin nyo po ang view codes. Then, after po nyan, mapapansin nyo, pumasok po tayo sa ating Visual Basic application. Then, nandito po sa side na ito ang sheet 1 natin dahil sheet 1 lang pong ginagamit nyo. And dito sa taas, makikita nyo may nakasulat dyan na general. So, iselect nyo lang po yan at piliin nyo lang po ang worksheet. Then, after po nyan, i-type nyo lang po dito sa gitna nito ng private sub and end sub, i-type nyo lang ang word na cells dot entire column dot auto fit. Then after po nyan, i-close nyo na po siya. Ulitin ko lang po, cells dot entire column dot auto fit. Then after po nyan, i-close nyo lang po siya. Then after po nyan, pag nag-type po tayo dito sa isang cell, for example, Jaime de la Cruz, pag in-enter po natin siya, mapapansin nyo, nag-auto-fit automatically ang cells natin or ang columns natin. Kahit saan dito sa column na ito, pag nag-type kayo, nag-automatically na nag-a-adjust siya. Kahit na maiksi siya o mahaba, i-a-adjust niya yung column natin para ma-auto-fit. Hindi na po tayo mag-a-adjust-adjust. So, ang tatandaan nyo lang po na word ay itong nasa baba na nakasulat dito, cells.entireColumn.autofit, para i-column yung cells daw sa entire column, itong buong cells sa entire column ay i-auto-fit niya. So, yan yung code na isusulat nyo doon dito sa sheet sa view codes natin dito sa gitna between the private sub at saka sa end sub. So sa gitna niyang dalawa, diyan nyo isusulat yung cells.entireColumn.autofit. Huwag nyo na pong tatanggalin itong nasa taas at itong nasa baba. Pero tandaan nyo, dapat ito wala siya sa general kundi nasa
worksheet. Then after nyo ma-input yan, i-close nyo lang siya and automatically mag-a-adjust na po ang ating columns ng automatic. So, sana may natutunan kayo sa simpleng tutorial na ito. Maraming salamat po. I hope you learned something in my tutorial video. And if you like this video tutorial, don't forget to like, subscribe, and hit the bell button icon for updated weekly educational video tutorials. That's it mga ka-newbie. Sana meron na naman akong naibahagi sa inyo na bagong kaalaman. At para sa mga susunod na video tutorial, mag-subscribe to this channel and click the bell button icon para sa mga updated video tutorial. If you have any comment, suggestion, don't hesitate to comment below. See you mga ka-newbie. Hanggang sa muli. God bless and stay safe.